Hello, Lola Baby from Belgium. Yan ha. So, welcome po sa Tarot Channel ng Lola. Okay, so, ngayong araw na ito, bibigyan natin ng reading ang ating mga mahal na water sign, the Pisces, the Scorpio, and the Cancer. Yan ha. So, ito pong reading na ito para sa inyo sa mga water sign is for the first week of October. Titingnan natin ha, okay? Ano ang inyong unang linggo? Meron bang success or failure? Yan. Sa ang areas ng inyong, okay, ng buhay ninyo? Ito ba'y may kinalaman sa trabaho, sa pag-ibig, mga friends, relationship, okay? Saan pa? Sa kaperahan, health, about yourself, di ba? Titingnan natin, ha? Okay. So, meron ditong tinatawag the King of Pentacles. Yan, ha? Okay, with the energy of Taurus, Virgo, Capricorn. Meron ditong tinatawag the Two of Cups with the energy of Cancer, Scorpio, Pisces, at the Six of Cups, kagaya din ninyo, okay? Oo. So, ano ito? It's like about material things, di ba? It's about the object of your desire. Meron din dito, ha? Yan. So, tinatawag the King of Pentacles. Sino ito? Okay? It seems itong taong ito is very matured, yan. Elderly. It's like elderly, elderly. Okay, older, matanda na. Okay, kita mo naman, may balba. Siguro mga 40, around 40, 50. May kaya ito, ha? Okay. May kaya siya. Meron siyang tinatawag stability. May growth, di ba? At saka dito, may alaga siyang hayop. Okay, since marito is a single person, isang single man or a single woman, na ang company niya, nabubuhay lang siya with the company of a dog. Okay? Yan. So, maring dito nakikita, maganda naman yung kanyang bahay. Ano? It's like a highly educated itong taong ito. Okay? Marami siyang alam. Maari itong taong ito yung tinatawag na may katungkulan. Okay? Let's say, abogado, maestro, teacher, professor. Okay? O kung halimbawa'y politiko. Yan ha, yun lang ang nakikita ko dito. So, kumbaga dito yung nakikita, maganda yung kanyang pamumuhay. Yan ha. So, maaari itong taong ito naghahanap ng makakasama sa buhay. Kaya maaari siya, sabihin na natin single or yung tinatawag na byudo, okay? Or hiwalay, divorce, di ba? O legally separated. Kumbaga dito, naghahanap siya ng tinatawag na makakapartner. Maaari itong taong ito, they have everything. Kumbaga, no? Kasi maganda naman siya. Oh. Maganda ang pagkataon niya. Diba? Kita mo. Oh. Maganda siya. Maganda ang damit niya. Okay? It's like tinatawag, inaalagaan niyang mabuti ang kanyang sarili. Yan ha. So, dito lang ang ipinakikita na itong taong ito'y hindi bata. Okay? Siguro mga 40, 50 pataas yan. Ha? Okay. So, ano ito? Meron ditong tinatawag the Six of Cups, ha? Okay. So, ano itong the Six of Cups na ito? Ibig sabihin nito, yaan, meron siyang, may alaga siyang hayop, kita mo dito. Okay? So, maaari ito may tinatawag may anak. Okay? Baka siya may anak. Yun lang ang nakikita ko, ha? May anak. So, kumbaga dito yung tinatawag na, sandali lang, ha? Kasi, hindi ko alam kung ito'y nag ano niya, hindi ko alam kung apo niya o nagbabalak siyang mag-ampon. Okay? Kasi kumbaga dito'y kita mo single person ito, ha? Okay? It's like tinatawag na alinman dito, halimbawa babae, lalaki, pwede ano. Pero meron siyang batang maliit. Okay? Since ito'y hindi na bata, oh, kita mo, ha? Hindi na siya bata. Matured, very matured. Babae man ito o lalaki, ha? Okay. So, maaaring dito yung tinatawag, meron siyang apo, okay? Or yung tinatawag, may inaalagaan siya, maaaring ampun niya, o late na siyang nag-asawa, iniwan sa kanya. Maaaring dito yung tinatawag, walang asawa, walang kapartner, pero siya nag-aalaga, ha? Pero dito nakikita mo,
maamor siya sa hayop, ha? Okay? Maamor sa hayop ang taong ito. Okay? Yun lang ang nakikita ko, ha? So, tingnan natin yung inyong tinatawag na second tarot, ha? Di ko alam, ha? Kung bagay, iyan, oh. Baka ito'y may ampun na bata, tapos may alaga rin siyang hayop. Okay? Ayan, oh, kita mo, oh. O, maaaring ito'y tinatawag na ibibigay niya yung wish. Maaring apo niya o anak niya. Kung sino man ito, pamangkin niya. Ibibigay niya yung wish ng bata. Okay? Oo. Let's say, gusto ng bata ng papi. Yun lang nakikita ko, ha? Okay. Baka ito yung tinatawag very loyal. Yung tinatawag na yung kanyang obligasyon sa bata. Okay? Let's say, sabihin natin anak niya. Yung kanyang obligasyon, responsibility, duty as a parent, binibigay niya. Okay? So, maaari din naman sabihin natin, ano, malayo sa kanya ang batang ito. Oo, hindi ko alam, ha? Bakit? Kumbaga dito kita mo, meron siyang aso. Doon ay may papi, may bata. Okay? O maaaring from small child, pangarap na niya talagang mag-alaga ng hayop. Yan, ha? Yan. Maari, siguro ito'y maliit pang bata. Paligid na siya ng hayop sa bahay. Okay? Oo. Lumaki siya na may mga kasamang hayop. Yan, ha? Alin man, pusa, o kaya'y parrots, o kaya'y ano man ito, ha? So, meron ditong tinatawag na the Queen of Cups. Yan, ha? Titingnan natin. Meron naman din ng The Queen of Cups. Kahit ilalapit ko para kita ninyo. Ayan, ha? Kahit natama ang araw. Ayan. Sandali. Para kita. Ayan, ha? Queen of Cups. Meron ditong mga water sign. Ibig sabihin nito ay mahal sila ng hayop nila. Nagko-communicate ang hayop sa kanila. Madaling mag-communicate. Kumbaga dito ay mahal sila, yung tinatawag na hindi threatened, hindi natetret ang hayop sa kanila. Yan, ha? Hindi natetret ang hayop sa kanila. Yan. Sandali lang, ha? Ano pang nakikita ko? Nakikipag-usap siya, alaga niya yung hayop na ito, ha? Yan. Very, siya, obit. Kalmado itong water sign na ito. Okay? Kalmado itong water sign na ito. So, meron dito tinatawag na, okay, ano ito? The Ten of Pentacles, di ba? Okay, the Virgo Taurus, the Capricorn. So, kung ano man ito, ha? Oo. Kasi nakikita dito yung tinatawag pangangalaga ng mga water signs, okay? Yung kanilang attention. Very sila yung ano tawag dito? Dito kasi nakikita, ha? Oo. Madali, okay? Yung kanilang pandabdam, yung pang-alimbawa, pagka may sakit ang pamilya, may sakit ang magulang, okay? Madali nilang maramdaman, may sakit ang aso, may sakit ang anak, madali nilang maramdaman, ha? So, meron ditong tinatawag na maraming pera. Okay? So, kung ano man ito, ha? It's like meron ditong papasok. Windfalls of money. Okay? Windfalls of money. Maaring for some of you, nagtatrabaho kayo sa isang pamilya. So, kumbaga dito ay maaring bibigyan ka ng bonus. Okay? Additional income. Diba? Oo, it's like tinatawag bibigyan, may magbibigay sa'yo ng pang-shopping, something like that, okay? Oo, yan lang ang nakikita ko, ha? Kasi very caring ang taong ito, okay? Makakatanggap sila ng tinatawag na gifts in the form of money, materials. Okay, so ito nakikita, ha? Karga niya, kita mo meron siyang lamps doon sa kanyang balikat. So, ang taong ito yung tinatawag very responsible, ha? Yung tinatawag na pinaninindigan niya yung kanyang duty, responsibilidad. Yung kanyang trabaho, panunungkulan.
Oo, yan ha. Ibig sabihin, very matured. Yan, mabait. Mabait itong taong ito. Kita mo may meron siyang maliit na tupa. Ibig sabihin, mabait. Malakas yung kanyang pandamdam. Madali siyang makaramdam kung ang tao'y malungkot, may sakit, na nagagalit. Yan, o. Oh. Itong tao ito din i-describe, ha? Aba. Napaka-caring ng taong ito. Yan, oh, dito nakikita, ha? So, yan ay for the first week of October. So, nakikita ko lang dito for the first week of October dahil ikaw ay napakabait na tao. Yan. Dito nakikita, ano, your katapatan, loyalties. Kasi dito narito yung tinatawag na pera. Okay? Kung kayo nagtatrabaho, or halimbawa may ginawa ka sa kapwa mo, sa neighbors mo, o kaya yung tinatawag na ikaw ay mabait sa mga hayop, isinasalba mo ang mga hayop. Halimbawa sabihin natin, nakakita ka ng pusa sa lansangan, di ba? Halimbawa nakakita ka ng sugatang aso. Ito'y iyong nililingap, maaari ito'y dinadala mo, iyong pinapaliguan. Kung kaya dito, nakita na, marerecognize ang iyong kabaitan. Di ba? Marerecognize yung iyong tinatawag na, it's like humanitarian. Di ba? Oo. Yan ha. Kumbaga dito'y napakabait mong tao. Yan ha? Oo. So ano mangyayari dito? Magkakaroon dito ng tinatawag windfalls of money, maaari certificate, recognition, marerecognize kayo, okay, sa ginawa ninyo. Yan ha? So, maaring dito nakikita dito yung tinatawag na expert. Expert sila sa pag-aalaga ng hayop. Expert sila sa, halimbawa, family problems, di ba? If you are a nanny, if you are, let's say, kasambahay, mahusay ka magluto, expertise, nakikita dito. Okay? Oo. Maaring dito yung tinatawag na for some of you, yan, yan oh. Nakikita dito ha yung tinatawag na responsible. Okay? So, ito tinatawag the seven of wands. Yan ha, sandali. Akin lang inaano din ha. Yan, yan. Dito sa queen of cups, ano yan ang seven of wands na yan. Okay? So, yan yung tinatawag the energy of the Leo, Aries, and the Sagittarius. Meron ditong tao, yan ha, ibig sabihin itong tao na ito is a very mapagmahal, mapangalaga, okay? Sa kanya, kung halimbawa meron siyang asawa, mga anak, di ba? So, nakikita dito yung kanyang tinatawag pangangalaga. Pinoprotektahan niya yung kanyang nasa sakupan. Hindi niya pinababayaan yung tinatawag na kaligtasan ng kanyang pamilya. Okay? Oo. So, maaring for some of you here, yung tinatawag na gusto ninyong mag-venture sa negosyo. Let's say, sabihin natin, negosyo, hayop, animal, pet shop, pet store. Yun ang nakikita ko. Ha? Dahil kasi, kumbaga dito nakikita, very, yung inyong tinatawag expertise, may experience. Okay? Kasi nakikita dito marunong, ano siya, alam niya, okay, kung paano ang pag-aalaga, especially pagpapakain sa mga hayop para mapanatili yung kanilang health. So, maaari ito'y tinatawag magbe-venture ito sa ano, okay? Sa tinatawag na negosyong hayop, okay? Oo, so maaari ito'y isang veterinarian din, okay? Nakikita ko lang dito. So, ito'y maaring veterinarian, okay? Yan. Mm-mm. So, ano pa? Dito, lalagyan natin ito ng tinatawag na ano ha? Ko-confirm naman natin itong the Ten of Pentacles. Okay, yan o. So, kung sino man ito ha? Meron ditong the Queen of Cups. Very, very satisfied siya, okay? Sa kanyang achievement. Yan o. So, for some of you, makakatanggap, di ba sabi ko dito, windfalls of money, it's like there is a travel too, okay? It's like may bibili ng ticket para kayo makapag-travel or isasama kayo sa tinatawag na holiday, pagbabakasyon. Iyan o, nakikita, okay? Contentment. Yan ha? For some of you, yung tinatawag, you will become privileged, okay? Privilege of everything.
Okay, let's say, sabihin na natin karangyaan, di ba? Kaperahan, o kung ano man itong luxury na yan, ha? Okay. You will be very, very pleased and privileged. Maaring dito yung tinatawag na, it's more about nakikita ko dito spoiling yourself, okay? There is a windfall of money. Yan, no? Kita ninyo. So, maaari din ito yung tinatawag, she will have everything. Kumbaga, masasagot lahat ng kanyang dasal. Ano? So, meron dito, okay? The Two of Swords. Ano? Dito sa tinatawag na the Aries or the Emperor. Yan. Ano ito? Merong, teka muna, this is a, okay. Itong water sign na ito, ang nakikita ko sa kanila is mapili, very choosy. Yan ha? Very choosy kayo. Let's say, sabi natin sa, hindi ko alam, it's like very choosy. Okay? Yan o. Oh. O kaya yung tinatawag na may mga ayaw kayong makita. Okay na, ano ito? Sandali lang ha, sandali. Iko-confirm ko ha, sandali. Medyo mahirap-hirap pa rin isang are. Okay. Maari ito yung tinatawag na sa first week of October. Yan ha. Are you thinking of tinatawag na partnership? Or ano ito? It's like mayroong kayong gagawing desisyon, okay? About yourself. Yan ha? About yourself. Kumbaga dito, yan ha? Okay. Hindi ko alam, sandali lang ha? Yan. Meron ba kayong, ano ito? It's like a relationship, di ba? A relationship. Meron, ano ito ta? Ibig ko sabihin, meron ba kayong naniligaw or kayo ang naniligaw? Yan. Kumbaga dito yung tinatawag, tinitimbang mo, okay? Tinitimbang mong maigi. Yan, no? Kasi kumbaga dito nakikita, ano? Yan. Maganda ang buhay ng mga water sign na ito. Tinitimbang nilang maigi, okay? Kung papasok. Baka ito'y, let's say sabihin na natin na ito'y gusto niyang pumasok, okay? Sa isang relationship, baka naghahanap ito. So, maaaring tinitimbang niya, okay? Sinisigurado niya. Maaaring sinisigurado niya yung sarili niya. Ano? Kung tama yung kanyang gagawing desisyon. Yan ha? So, sandali lang at akin lang ang i-confirm aring tatlong energy na ari ha? Na narinig. Sandali. Nasaan gayong aking isang card? Meron dito itong tatlong energy na ito. Ha? Sandali, titingnan ko lang. Yan. Okay, meron ditong Six of Cups. Yan ha? Ito'y King of Pentacles. Meron ditong Six of Cups. Okay? Scorpio, Pisces, Cancer. Okay? So, sino ito? Meron dito yung tinatawag na, ayan o, dependent. Masyadong dependent sa tao na ito. Kung sino ito ha? Okay. Ito ba yung family members? Masyado silang dependent dito sa tao na ito. So, i-describe itong tao na ito dito sa tinatawag na the King of Pentacles. Yan ha? Maaring itong taong ito, meron lahat na ng quality na sa kanya, di ba? Maaring lahat na ng quality na dito. Kasi nakikita dito yung tinatawag dependency, okay? So, maaring ito rin, ito ha, okay? Maaring iniisip niya, okay? Itong tao na ito. Yan. Maaring the quality of a man, the quality of a woman, okay? Na kumbaga dito yung tinatawag, aalagaan siya. Yan, i-spoilin siya. Lahat ng needs niya, ibibigay sa kanya. Sa tinatawag na the Six of
Cups. Yan ha. Okay. Kung ano ito, ay kita mo para siyang nagpapantasya. Pinagpapantasyahan niya itong tao na ito. Yan ha. So, maaring dito sabi na nga natin, lahat nasa kanya niya. Pero maaring dito itinatawag, ano ang kulang sa buhay niya? Pag-ibig. Maaring pag-ibig ha. Yan o, kumbaga dito ito yung gusto niyang pag-ibig. Yan, may makakayakap, makakahalikan. Yan, ito kumbaga dito yung tinatawag mag-share ng special times, quality times, diba? Together. Okay. Sandali lang ha. So ano ito, the Eight of Cups? Yan ha, dito, the Eight of Cups. Kung ano ito yung tinatawag na gusto niya, hahanapin. Yan ha. Yung kalungkutan, hahanapin. Sandali lang ha, meron ditong sandali. Maaring ito yung tinatawag from the past, may mga relationship siyang hindi nag-work out, okay? Hindi nag-work out. Kung baga dito ay gusto niyang hanapin uli ito. Yan ha, maranasan uli ito. Dahil ito'y Cancer. Sandali. Cancer, Scorpio, Pisces. Ayan o. Kaya ito'y lumabas, di ba? Lumabas siya dito. Yan. So, it's more about yung tinatawag na nakapokus siya sa sarili niya. Ano yung kanyang gusto? Gusto niyang hanapin kung ano itong kulang sa buhay niya. Okay? So, titingnan naman natin aring huling card, ha? So, that's for the tinatawag na first week of October. Yan ha? Six of Swords. Meron tayo the Gemini, Libra, and the Aquarius. Ha? Okay. So, ano ibig sabihin nito? Yan o. Oh. Aakyatin niya. Pipilitin niyang akyatin. Okay? Itong taas. It's like climbing the top of the mountain. Yan ha? Siguro bata pa itong maliit, yun ang pangarap niya. Ay, kumbaga dito'y nagkaedad na siya. Tingnan mo ha, kumbaga dito'y from at a very young age, kinukumpara din, aring meron siyang alagang puppy. Ngayon, matanda na siya yung alaga niya. Aso, may edad na. Okay, since this is yung tinatawag na the Six of Swords. Yan ha, okay. So, nakikita ko dito is more about marami itong alam, okay? Matalino itong taong ito. So, maaring ito yung tinatawag na makikipagsapalaran siya, okay? Makikipagsapalaran siya, halimbawa sa abroad, dahil narito yung tinatawag foreigners, okay? May mga foreigners, yan o, kita mo na dito, oh, di ba? May mga foreigners, like foreigners, iba ang kita ninyo, iba yung balat nitong isa, iba yung balat. Okay? So, maaari ito, sabihin na natin, related ito sa trabaho, di ba? So, kumbaga, ibig sabihin nito, yung talino niya, yung galing niya, susubok niya sa ibang, let's say, another bansa. Okay? Oo. Kasi nakikita dito na napakarami niyang alam, experience, di ba? Matalino ito. It's like tinatawag na ano siya pagdating sa, it's like halimbawa sa software, may mga alam siyang software, 'di ba? About computer. Yaan. Mataas kumbaga very advanced, okay? Yung kanyang tinatawag na talino. So kumbaga dito gusto niyang makipagsapalaran. Okay? So maari ito maliit pang bata, 'yun na ang dreams niya. Okay? Yan, yun na ang dreams niya na kaya dito nakikita mo merong matanda, may aso. Ibig sabihin nito, hindi magbabago yung kanyang tinatawag na kung ano yung naka-stick sa kanyang mind, ha? Okay, maari din naman ito yung tinatawag, hahanapin niya. Okay, halimbawa hahanapin niya sa ibang bansa, maaring ito yung makikipagsapalaran siya. Okay, sa tinatawag na foreigners, okay, tinatawag na ibang lahi. Yan ha, kaya dahil meron ditong travel, it's like travel, ito'y international, okay, international itong nakikita ko. Kita mo puro iba ang kulay ha, kasi dito malakas yung tinatawag na
pangungulila. Yan, no? Di ba? Pangungulila. O kaya dito nakikita, ha? Oo, yan, o. Di ba? It's like tinatawag, they have everything nga lang, may kulang sa buhay nila. Okay? Someone na, let's say, sabi na, mag-i-spend ng oras, yan, ng panahon, walang iwanan. Ibig sabihin, pareho silang mag-i-stick together. Yan, nasa yan ang nakita ko for the first week of October. Yan. So, ang angel message para sa inyo. Sandali lang po ko ako isang card, ha? Salamat. Sama, kasi ito'y dolphins, di ba? May dolphins. Saan ba nakikita ang dolphins? Sa zoo, di ba? Kung sa Pilipinas, may maaring may dolphins sa zoo. Pero ito'y tinatawag international, okay? So, for some of you, maaring nagtatrabaho sa zoo, as a zookeeper, animal keepers, okay? Maaring for some of you, yung tinatawag na sandali lang. Oo, a divers, yan, a surfer. Yun ang nakikita ko, ha? Sandali, your angels. Yan, the nine of, Gabriel. Yan, ha? So, ano ibig sabihin itong the nine of Gabriel? So, ibig sabihin nito, gusto niyang magkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Kung ano itong hinahanap niya, sana'y matagpuan niya. Yan, oh. Kasi kita mo yung lupa is tigang, di ba? Walang nakatanim. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, hahanapin niya, okay? Paano? Okay? It's like tinatawag, magtatanim, okay? Magtatanim. At yung kung ano yung itatanim niya, aalagaan niya, okay? Let's say, sabihin na natin, a business, di ba? Oo. A business or a relationship. Yan, ha? So, pag halimbawa nakita niya yung kanyang gustong ipunla, let's say, nakita niya yung person, di ba? Ibig sabihin nito, aalagaan niya ito at ito yung tinatawag na magbibigay kaligayahan sa buhay niya. Oo. It's like yung dreams niya magkatotoo sana. If it is a job or a career or a, let's say, negosyo, o ano man ito, ibig sabihin niya, aalagaan niya, okay? Para ito yung tinatawag, magkaroon na security, yan, growth, di ba? Foundation, sa tinatawag na the nine of Gabriel. Kaya dito, stay determined, yan o. Kung ano itong mga pinapangarap nyo, stay determined, yan ha, yan o, yan o. Stay determined. Huwag kang patuloy ka lang. Ibig sabihin ay maging determinado ka, ha? Yan. So, kumbaga dito, oh. Yan, ha? And move forward. Yan, oh. Move. Stay determined and move forward. Yan, oh. Kita nyo, oh, may movements, ha? Okay? Ito yung tinatawag, may mga, for some of you, they are thinking of traveling abroad. Kasi narito ang foreign, okay? Ang foreigners. Ibig sabihin, ibang lahi. Tingnan ninyo, okay? Maybe in the month of December, okay? Or in the month of next year, di ba? Be prepared for any possibility. Ayan, no? Di ba, oh? It's like tinatawag adventures. Yan na. Mga posibilidad. Yan. Environmental activism. Activism. Yan, o. Diba? So, maaaring for some of you yung tinatawag, o. Na kayo ay, ano ito? Sandali, ha? Yan, o. It's more about environmental activism. Maaaring sa dog, sa nature. Yan, ha? O, kita mo, o. Yan, o, kita ninyo. It's puro mga, maraming hayop. Diba? Siguro dito yung tinatawag, ayaw nyo ng animals, brutality, 'di ba? Mga baka dito isinasalba niyo yung mga hayop, 'di ba? Okay? Baka dito yung tinatawag, sabihin na natin yung karagatan, 'di ba? Ayaw mo ang karagatan is halimbawa against kayo, okay? Sa mga mangingisda, pinapatay gumagamit ng dynamite sa dagat, 'di ba? Halimbawa yung mga kagaya ng mga pinapatay ang whales, 'di ba? Kumbaga dito gusto niyong protektahan ang dagat. Kaya dito, oh, yan ha. Siguro nga, for some of you are working as a tinatawag biological, something like that about animals, di ba?
Oo, maaaring zookeeper kayo, maaaring dito yung tinatawag nasa dagat, okay? Surfer, o kaya yung tinatawag na nag-aalaga kayo ng mga hayop, dagat, pinoprotektahan nyo ang dagat, at saka yung environment, the nature. Yan ha, okay? So nakikita dito ha, maaaring dito, for some of you, mahal ang nature, inaprotektahan ang nature. Yan ha. So thank you very much po ha. So be determined daw, yan o. Ibig sabihin ha, yan o, kita ninyo. Kung ano man yan ha. So thank you very much po.